Madalas ba kayo umihi? Madalas ba pumunta ng CR? So, normal lang ba to o hindi na normal? Ituturo natin ano yung mga causes, kung kailan normal ang madalas umihi, kailan na may sakit na. Yan. Frequent urination, anong mga dahilan. So, pag madalas kayo umihi, ang itatanong ng doktor ninyo agad ay ano ang kulay ng ihi? Ano ang itsura? Pag light ang color, white lang or light yellow, normal po yan. Okay, malinaw. Sabihin, marami kayo ininom na tubig. Pag dark yellow na, ano, pag dark yellow orange, ibig sabihin dehydrated ka na. Kung medyo malabo yung ihi, hindi rin maganda malabo ang ihi. Kung malabo ang ihi, pwedeng meron ng mga sakit tulad ng mga UTI. Pero bago tayo pumunta sa UTI, ano muna yung mga frequent urination na madalas umihi na normal naman, walang kaso. Una-una, kung katulad ko, madalas kayo minom ng tubig, siguro mga 12 glasses a day ako, 12 to 13, eh talaga madalas ka umihi, okay lang yun. Maganda nga yun kung magkano yung kidneys natin, walang kaso. So expect mo na yun kasi madarami ka minom ng tubig eh. Kung mahilig ka sa kape, sa caffeine, di ba? Sa kape kasi mapapaihi ka lalo. So bawas na lang sa kape. Yung iba naman, umiinom ng alak. Pag uminom ka ng alak, maiihi ka talaga. Madidehydrate ka pa nga eh. So, kape, alak, konting bawas para hindi ihi ng ihi. Pag malamig ang panahon, misa malamig ang aircon, di ba napapansin nyo? Pag malamig kasi, nagko-constrict yung mga arteries natin. Pag nag-constrict yan, mas nag-filter sa kidney. Pag nag-filter sa kidney, mas lumalabas. So, wala namang kaso yun. Kung malamig, ihi ng ihi, eh, tiyaga na lang, inom na lang. Inom pa rin ng tubig, ayaw natin ma-dehydrate kayo. Isa pang cause minsan, yung dependent edema. Yung pagmamana sa paa dahil matagal nakatayo sa buong araw. Palagyan natin, guardia, police, sales lady, lagi nakatayo. So minsan, nagkakamanas yung paa nila. So pag nagkamanas yung paa nila, pagtulog nila sa gabi, yung manas ma-absorb ng katawan, lalabas sa kidneys, iihi na marami. So, ayaw mo may manas sa umas. So, pahinga siguro, medyo itaas ang paa, o at least sipa-sipa, exercise, para hindi masyado mag-ipon ang manas sa umaga, para hindi ihi ng ihi sa gabi. Okay? So, yan ang mga normal causes na hindi naman dapat tayo mag-alala. Dito naman tayo sa mga posibleng sakit sa frequent urination. Number one is UTI. Yan. Meron ding diabetes. Meron ding kidney stones at meron din infection sa puwerta, STD, pwede rin. Isa-isahin natin. Pag UTI, madalas din umihi. Usually, medyo malabo-labo yan. At pag ihi mo, hindi lang madalas masakit. Masakit yung dulo ng ihi. Okay? Yung iba, parang may bahid ng dugo. Parang kailangan. Yung ibang ihi, medyo mablabo at mabaho konti. Nagkaka-UTI. Pag malalang UTI, umakyat na sa kidneys, sasakit na dito sa may balakang mo pag pinapalo dito plus may lagnat konti. Ang gamutan sa UTI, antibiotics at inom ng maraming tubig. Minsan nga, 2 basong tubig, iinumin mo agad para mailabas mo yung mga bakterya. UTI, inom maraming tubig at antibiotics, papakita sa doktor. Urinalysis, papacheck tayo. Isang cause din ng ihi ay kumataas ang blood sugar. Baka hindi nyo to alam. Yung mga diabetic na hindi controlled, inom sila na inom ng tubig, nauuhaw, ihi din sila ng ihi. Kasi pag yung blood sugar mataas, yung excess glucose nalalabas sa ihi. Kaya minsan pag ihi ng diabetic, nilalanggam yan. Alam ng langgam na may diabetes yung diabetic. Yan. Nalalasahan nila yung asukal. So, anong gamutan dito? Jetta, para bumaba ang blood sugar at meron tayong mga gamot para sa diabetes. Papacheck tayo ng blood sugar. Another cause ng frequent urination, malaki ang prostate sa lalaki. Yan. Sa mga edad 40, 50 years old pataas, yung mga lalaki lumalaki ng prostate. Pagdating ng senior citizen, maraming lalaki malaki ng prostate, gagawin natin, papa-ultrasound yung prostate. Sinusukat yun eh. May grams yun. Pag malaki, kaising edad ko, mas matanda pa, minsan, naiipit yung pag-ihi. Naiipit siya. So, pag naiipit, parang laging kulang, laging
parang umihi na, kulang pa rin, tapos merong symptom na dribbling, parang tumutulo-tulo lang yung ihi kaya napapatagal. Minsan ayaw lumabas, kailangan nakadiin pa, konting pressure para mailabas yung ihi. So pag malaki ang prostate, benign prostatic hyperplasia, BPH, may gamot po para din doon. Okay? So yan. Isa pang cause ay sa buntis. Pag buntis kayo, third trimester, 7 months, 8 months, 9 months, ay yung uterus, malaki na yung baby, nakapisil, nakadagan sa pantog, madalas din umihi. Ang binabantayan lang natin sa buntis, baka may UTI din sila. So pag may UTI ang buntis, pa-check ang urinalysis. Okay? Meron pang ibang mga sakit na nagko-cause ng frequent urination, na stroke, walang control sa pag-ihi, minsan hindi na diaper natin, bladder cancer, prostate cancer, bladder stones, bato sa bato, may mga gamot na pampaihi, mga diuretic, Lasix, furosemide, pampaihi, hydrochlorothiazide. So pwede ito rin yung cause na napapaihi. At isa pa, lastly, yung anxiety. Pag nervyos, minsan napapaihi din lalo. So anong gagawin natin para hindi umihi na umihi? Pag wala naman talagang ibang sakit tulad na na-mention ko, ito, bawasan na lang inom ng tubig sa gabi. Okay? Or kung iihi kayo, bago matulog, ihi nyo na lahat, tapos gigising lang isang beses para umihi. Okay, konting bawas. Pero kung okay lang sa inyo, tumayo-tayo, maganda rin tuloy-tuloy. Iwas sa may caffeine, kape, pati alak, healthy weight, huwag overweight. Tapos nga, yung legs nga medyo nakataas para hindi magmanas sa umaga, kasi pag nagmanas sa umaga, hapon, mas iniihi sa gabi. Lastly, meron tayong mga exercises, pakita natin Doc Lisa, para lumakas yung pelvic floor, yung mga muscles natin, para mas makontrol natin yung pag-ihi. Misa kasi humihina yung muscle, hindi na makontrol, talagang lalabas na yung ihi. So ganito yung exercise, maganda po to. So nakababa yung likod, ito ang tinaas niya. Likod, baba, taas. Pampalaki rin ito ng muscle at tumitigas yung pelvis. 5 to 10 times, pwede ito gawin, Kegels exercise. Sa babae, sa lalaki. Another exercise, pwede ganito, nakabukaka, bukaka, close, open, close. Pampalakas din ng mga muscles dito sa pelvis, nakokontrol yung pag-ihi. So at least, mas naiipon yung ihi nyo at hindi na talagang nagmamadali. So ito yung mga exercise natin. Okay? So sana po naliwanagan po kayo sa mga normal lang na walang problema kahit madalas umihi tulad ko, lakas ko minum ng tubig, at meron ding mga sakit na dapat nating gamutin at bantayan kung madalas tayo umihi. God bless po.